Ayan, hello mga mare. Ayan, dalawang araw to ng Ramadan. Late upload na. Nung 24 pa to ko ginawa, niluto yung mga pagkain. Ayan, mento, pancit spaghetti, tsaka bukari meat. Bukari meat, American rice. Ayan, yan ang pancit spaghetti ko na meritas na amo kong babae. Gusto niyo daw kumain ng spaghetti, pero pancit style. Kasi nagluluto kasi ako madalas dito ng pancit. Favorite nila yun. Eh, wala kaming pancit na noodles. Kaya pinagawa niya spaghetti sa akin. Tapos yung burger na yan is alas 10 na ng gabi yan. Nag-request. Nagpaluto yung alaga ko kasi nagugutom siya. Then yung pagkain naman nila sa suhoor is bukari meat with American rice. Hindi siya basmati rice, American rice. More water and need more oil or butter. Ayan. Nag-isa lang ako niyan. Then, pinalambot ko yung baka ng almost one. Baka ginamit ko, hindi lahang. Ayun na, after kong lutuin yan is nilagay ko na lang sa kusina. Then, sila na maghahain. After nun, kinabukasan ko na huhugasan yung kalat. Matutulog akong malinis ang lababo, gigising akong makalat ang lababo, ganun. Ganun lang ang eksena ng buhay ko. Ang nakakapagod kasi is luto mo na, tapos hugas mo pa. Doon talaga ako nanghihina. As in, kaya siguro mga daliri ko pero ugat-ugat na. Tapos ito naman is ikatlong araw ng Ramadan nila, March 25, 2023, ayan, custard na naman siya. Nagsimula na naman ako sa custard dahil nagustuhan ang custard ko noong nakaraang araw, kaya custard na naman ngayon. Then, ayan, nilagyan ko lang ng pistachio sa ibabaw. Then, ang soup nila ngayon is mushroom chicken soup. Ayan, meron din ako sa YouTube channel ko niyan and meron ako upload dito sa Reels ko kung paano ko siya ginagawa. Pero ayan lang, step by step makikita mo na rin dyan. Ayan, nilagay ko na yung mushroom, then minix ko lang. Tapos, ayan, request din ng amo kong lalaki yan, tuna. Ang nakakapagod sa ikatlong araw ng Ramadan is may bisita kami. After noon, may bisita kami. So, yung amo kong lalaki, hindi pwede mag-stay sa bahay. Umalis siya. So, pag aalis siya, may bit-bit din siyang pagkain. So, 1:30 ng hapon pa lang is nasa kusina ka na ako kasi nagsisimula na ako magluto. Kasi nga, yung dadalhin ng amo kong lalaki is alas 3 pa lang aalis na siya ng bahay. Kailangan naka-prepare na siya lahat bago siya umalis. After ko naman, pag nakaalis naman na yung amo kong lalaki, is yung pagkain naman ng mga ang may iwan sa bahay, amo ko at saka yung mga bata, and then yung bisita niya sa mga kapat na amo kong babae, yun naman na ipagluluto ko. Pero yung soup na ginawa ko is same na lang. Iisa na lang din ang dinagdagan ko na lang sila. Ayan. Nakakapagod, diba? Ang ano pa dun is sobrang nakakapagod is nagluto na ako, naghugas pa ako. As in, tutusin talaga. 5 beses siguro ako nagpabalik-balik naghugas ng pinaglutuan ko. Pinggan, kaserola, baso, tasa. Ayan. Hanggang sa, ayun, nakakapagod. Ayan, meron pa akong matabag na ginawa. Matabag, kudar. Then, fettuccine, request ng mga bata at yan naman kapatid ng among babae. After nun, ito naman, chicken oven yung sa hapunan nila. Ayan, minarinate ko lang yung manok dyan, tapos ilalagay ko na siya sa oven. Lulutuin ko siya ng more than 1 hour para lutong-luto yung manok. Kapi-kapi tayo habang hinihintay maluto yung manok. Ayan. Ayan na yung ready na yung para sa kakainin nila mamaya madaling araw. Ayan guys. Thanks for watching. Follow me, Gabilin Velasco.